Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ako nga pala si Melody Tablet Alejo, isang plantita jardinera, namumundok, biyahera at kaibigang adventista. Sa bidyong ito, samahan nyo ako. Ako po ay magre-repot, magre-replant or mag-propagate ng mga bigonya na galing pa sa probinsya. Ito. Itong bigonya na ito, hire-repot natin. Hindi ko alam kung ito ay tinatawag nilang gunmetal bigonya. Samahan nyo ako. Or kung mali ito, ay i-comment daw nyo na lang mamaya. Yan sa aking video. Kaya, tsaka meron itong nakalagay na midnight green. Ire-repot natin ito. Dahil malaki siya, ito ang gagamitin kong paso. Yan. Ang gagamitin kong potting mix ay ready to made na. Binili ko dyan sa labas. Dyan sa Commonwealth Avenue dahil marami pong garden store dyan. So, magre-repot tayo. Dahil nandito itong Midnight Queen, unahin muna natin i-repot yung Midnight Queen bago itong si Gunmetal Bigonya. Pareho lang ang ginamit kong potting mix. Dito natin siya ire-repot sa malaki-laking sa white square na paso. Binili ko lang dyan sa market kani-kanina itong paso. So, alisin lang natin dito sa kanya. Ah, wala pa lang ano. Wala pa palang roots. Hindi ko ano yan. Kaya, lalagay lang natin. Kaganoon lang. Gandiin natin ng konti. Pasensya na kayo. Medyo maingay sa labas. Nandiyan kasi yung homeowners. Ito na siya. Tapos, balikan natin ito. Itong bigonya na ito, si Gunmetal, sana tama ang ID na sinabi ko guys. Ay nabili ko sa probinsya, sa kapitbahay namin. Malaki na pala siya. Tsaka, dalawa ang kanyang sanga, i-try kong i-propagate. Kaya, propagate natin guys. Para dumami. Kasi ang ganda niya. Sobrang ganda ni Gunmetal. Nice. Dati, hindi po ako mahilig ng bigonya. Pero nung nakita ko, simula nung nandito ako sa bahay namin dito sa Caloocan, nawilin ako akong mag-collect ng bigonya kasi ang ganda pala. Ang gaganda pala ng mga bigonya, guys. Try ko munang tanggalin dito sa paso niya. Sana hindi siya masira. Ang ganda. Look. Oh, ang ganda. Pero itong dahon niya na medyo nasira, subukan ko pong i-water propagate. Total,
Nasira na po siya, oh. Hindi ko alam kung talagang sira na ito or siguro sa pag-transport or pag-biyahe. Simula galing sa Balisteros, Cagayan. And then, transport po dito hanggang Caloocan. Ang biyahe ay aabot ng 15, mga 14 hours to 15 hours. So, dahil dalawa po siya, ikakat ko po. Ikakat ko siya. Kaya lang, parang natakot akong mas maganda. Dito na lang. Dito na lang sa table. Ikakat ko siya. Yun. Ayun ang kanyang pinagkataan. Ang ganda, diba? No, sobrang ganda. Lagay ko na dito. Yun. Diinan. Hindi ko didiinan. Ganun lang. Kasi baka masira yung roots. Wow, nakaka-inlove naman. Sana may paso pa akong ganito kalaki. Para ganito pala dapat ang paso ko. Nag-iisa na lang kasi itong malaki kong paso eh. Naka-reserve talaga ito kay Gunmetal Bigonia. Yan. Wow, yung nag-iisang Gunmetal. Ayan na siya, guys. Ang ganda. Hindi ko muna bibili ito. Then, itong isa, hindi ko naalisin yung dupa niya, oh. Look. Yan. Ang gagawin ko sa kanya, hindi ko muna didiligan ng mga 2 to 3 days. Dito ko ilalagay yung ganitong paso. Pareho sila ng paso ni Midnight Queen. Ah, ang ganda talaga nitong ano, itong Gunmetal. Pero dahil sira na ito, ikakat ko na lang. Yan. Kinat ko siya, i-water propagate ko. Itatry ko kung mabubuhay sa first time kong mag-water propagate. Itatry ko lang, susubukan ko lang kung mabubuhay siya. Nag-try akong mag-propagate ng dahon, eh hindi po success. Siguro kulang pa yung aking karanasan sa pag-propagate ng bigonya. Mas gusto ko kung nagkakamay lang. Hindi po ako gumagamit ng gloves pag ako po ay nagtatanim. Diinan ko lang ng konti doon sa ano. Pero I'm sure hindi maano yung roots niya. Tapos dagdagan ko pa ng konti. Konting lupa. Hindi po puno. Ganyan lang siya. O, yan na. May dalawa na akong Gunmetal. Ito na siya. Hindi ko muna didiligan, guys, kasi kinat ko. Ang next na i-propagate natin ay ito. Kung saan ko binili yung Gunmetal Bigonia ay same lang ito, isang seller lang, ang mabait naming kapitbahay, si Ading Nenita Gonzalez. Ito rin, binili ko sa kanya, ito si Torch Bigonia. Dahil pwede na siyang ikat, ipropagate ko ulit. Pero gagamitin ko ang gunting sa kanya pagkat. Yan, ito na siya. Nalagyan ko ng konti lupa. Hindi po ako gumagamit ng
cinnamon powder dahil nakalimutan ko. Nakalimutan ko pang bumili. Bago ko i-propagate yun, irepat ko muna itong isa. Irepat ko muna itong isang torch begonia. Yan. As of now, siguro meron na akong 6 varieties of begonia dito sa aking munting garden. Nagko-collect-collect ako mga kaibigan kasi nawili talaga ako sa paghahalaman. Mas gusto kong bumili sa probinsya dahil alam kong mas mura. Besides sa mas mura, I'm sure hindi ako mai-scam. At yung mga binibili ko doon, kagaya ngayon, ay talaga pong pinaparami ko sila para mabenta rin pagdating ng araw. Ibibenta ko rin, guys. Kung hindi ko man mabenta, pamimigay ko na lang. Kapag-giveaways ko sa aking mga subscriber. Soon, pag medyo marami-rami na. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman, guys. So, subscribe mo na ako. Yan. Ganun lang kadali. yung nag-iisa kong torch begonia ngayon ay magiging dalawa na. Ayan. Ito pang isa pa. Tatanim din natin. Hindi ko muna sila didiligan ng mga 2 to 3 days. Dito sa syudad, medyo mahal ang lupa. Hindi kagaya sa probinsya. Lalo na sa amin, yung aking bienan ay may kiskisan ng palay. Kaya libre lang ang aking soil doon. Mahirap naman kung magpadala ngayon dahil pandemic pa. Wala pang basnap yung mabiyahe. Ban pa lang. So, limited yung mga karga. Ito na yung kirat natin kanina. Itatanim na natin. At hoping na mabubuhay po ito dahil walang roots. Wala po siyang ikugat. Press cut lang po ito. Sabi ng kapatid ko, may kapatid ako guys na lalaki, si Mars. Mas marunong pang magtanim sa akin. Mas magaling pa siya. Some of my plants here, siya ang nagpropagate. Sabi niya, medyo diinan ko daw konti. Pag bagong tanim, or di kaya pag wala pang ugat. Para daw madaling mabuhay. Yun ang kanyang sabi. So, ito na ngayon. Ngayon. Meron na tayong dalawang thirds begonia. Yan. Ano pa ba ang itatanim ko? Ano pa ang ipropagate ko? Naghahanap talaga ako ng ipropagate, guys. Mahirap ako magtanim-tanim. Simula nung pandemic. Kahit hindi pandemic, pero ang mga tinatanim ko noon ay mga gulay lang. Mga kamatis, sibuyas, ganon sa probinsya. Pero dito sa city or syudad, hindi po ako nagtanim sa dati namin tinitirhan. Pero dahil nung pandemic, umuwi kami sa probinsya, ay marami po akong tanim doon. Kaya unti-unti ko pong dinala dito sa syudad kasi nakakapanghinayang naman kung yung pinagastusan ko doon ay masisira lang or mamamatay lang or mapababayaan lang. Kasi ang halaman ay kailangan alagaan.
parang isang relasyon din yan. Sa relasyon natin, sa kapwa, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa kapamilya, kailangan natin alagaan. Ganon din guys, sa halaman. So, ngayong araw, tayo ay nakapagrepat ng limang halaman. Dalawang bigonya, variety ng bigonya, at isang midnight queen. Guys, salamat sa panonood. Nawa ay nag-enjoy kayo. Pasensya na kayo sa akin. Medyo baguhan pa lang ako sa industriya ng YouTube or vlogger na pinatawag. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng aking kaibigan na sumuporta. Nawa ay nag-enjoy kayo sa aking sa panonood. Maraming salamat hanggang sa next video ulit guys. Muli, ito po si Melody nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana nating kalimutan. Ngumiti! Bye!